Okay, ulitin natin lahat. Sana dito lang tayo natapos sa introduction na ng questions. Dito. Yung mga tanong ay gamitin natin sa tamang paraan para ma-engage sila, tamang mga sagot. So again, ito yung mga pinag-isipan mo. Ito yung pinapractice mo at tingnan mo rin sa mga ibang soulmate. Okay? So may mga sample niyan. Yan, sigurado ko sa langit. Gusto mo bang mapunta sa langit? Yung mga ganun. O syempre, alam mo na agad yan. Normal na tao, yes. Okay? Ano pa, sigurado ka na ba? Mamaya, matatangin nyo. Sigurado pa sa langit. Iba, hindi na nag-iisipan nyo. Kasi kami sa wala nang nag-gagawin sa kanila eh. Ang dami yung religyo. Katulad nung pagkito kanina, para church movement. Nag-preach din. Pero hindi wala nang... Mamaya, nangihingi ng donation. Ginagawa nila, kalokohan pong ano yung ginagawa natin eh. So, kailangan mo itindihan natin na marami ang gano'n sa mundo. Tulungan mo yung tao na mawala sa kanila yung gano'ng kaisipan na binabasa sila yung gospel. Yung church sa kanila, parang lamulang, wala lang. Hindi gano'n. So, kaya ikaw yung magtatanong sa kanila. So, pwede, napanggit ka ba dito? Yan, ito na. So, ito yung mga another must have, okay? Ito yung dapat mong gawin. Dapat mo itanong, I mean. Para mas smooth yung conversation, nasa tamang direction ka, at siya din, okay? Number 11 points lang ko, nasa starting conversation. Number 1, where or what church do you go to? Saan ka nag-church ngayon? Yan. Hindi masama yun ha, saan ka nag-church? Masama mo yun? Ngayon yung share, yung mga iglesia na Soriano, ganyan yun eh. Ilang ben? Mga ano po mo na to eh. Pag ayaw sabihin, wala ka, Iglesia ni Manalo yan. Ah, sorry, Iglesia ni Soriano. Kasi gusto nila sila yung magtakog na ano, mahala nila. Pag hindi nila sinabi, nagpatay sila. Problema, pag hindi mo sinabi, kung saan, at maaga, naiging dishonest ka, therefore, ano klase ka? Gusto mo ba ikutin yung honest conversation? Ito na makita niya. Kaya tayo, ako misal, pag nag-share na tayo, in the middle of the, ano, saan ba kayo, church? Yan. Sabihin ko agad, tinanong eh. Pag hindi tinanong, hindi. Kasi alam ko rin naman, na hindi pamilya nyo sa Baptist, alam ko natin yung gamay na lang natin sila. Later nyo na yung matatagpuan na lalaman, lalo pag naligtas yan, ma-appreciate nila yun. So hindi natin yun yung Baptist, pero kung gusto nila malaman, sabihin mo, wala mo dyan. Parang kaya tago dito, okay? Okay, so yun, ganun na sila, tanongin mo sila. So, mas naman sa hindi, pwede mo rin sabihin, ang San Juan Lagi Church, Catholic mo kami, Baptist kami na, hindi rin gano'n, walang problema. Pero basta, kaya sabi natin dito, as a guy, para sa ating lahat, tanongin mo to, walang problema, at importante tanong mo to. Para, sabi dito, this will give you a lot of insight about the person you're talking to. So, pag tinanong niya, at sinabi niya, Catholic, ano mo na, ano meron sa Catholic, mali yung todo, pero marami ng tao, ganyan. So, maganda sa Catholic, hindi masyadong karamihan na yun. Hindi pa natin kung kahit pa paano. Dahil yun niya ay, ano, ano yan, sinakot tayo ng Espanya, ganun, parang default na Catholic, Filipino. So, maganda dyan, alam mo lang kung saan sila nagagaling. So, okay, hindi pa natin ko yan. Medyo ano yan, parang wala lang din. Sinusunod lang nila yung mga view yan. So alam mo na at least, kasi tinanong mo eh. Eh kung di mo tinanong, maaari, Iglesia ni Manalo pala yun, oo ng oo. Pag Iglesia ni Manalo, alam mo na, si Jesus daw tao lang, yun tulong sa kanila, babanatan mo yun. Hindi mo pwede, hindi parang na galit ha, ibig sabihin, pupuntuhin mo yun, tutumbukin mo yung point na mali nila, kasi kung hindi mo pininaw yun, tapos tumanggap yan, akala mo, tumanggap na, akala mo, naiintindihan niya, yun pala ang idea niya, tao lang si Jesus. Bali, wala yun. Right? Yan yun, di ba? Kaya tinatanong yan. At yun, the more na inaaral mo itong bagay, talagang concern ka sa tao, at experience mo iba, malalaman mo yun, aaralin mo lalo yung mga kulto. Dito, may sinisiris tayo ganyan. Okay? So, gusto ko i-index yung finalidad din sila. Na nakikinig kayo sa mga ganun. Question? So yun, so hindi naman ganun karami po yan.
Pwede isa-isa yun sa Pilipinas, yung mga ano, Catholic, Mormon, Bishop Manalo, Jesus Soriano, then mga konti nga rin, Apolto, Engleo, ano pa yata, Arteta, Kubiloy. Yeah. So pag alam mo na yung mga pinutulong doon, alam mo na hindi ligtas yun. So, may confident ka. Ngayon, maraming mga born again, ha, wala, Pentecostal. So, napakahirap din ang minsan. So, again, ang mga pinagkaiba sa Catholic minsan, yung iba dyan, member lang sila dyan, lumaki lang sila dyan, hindi ibig sabihin ligtas na, hindi ibig sabihin hindi na ligtas. Kaya, ano lang, yung party lang yun ang ano mo, ng inputs mo, kaya ka nagtanong. Kaya, again, ha, importante yan, tanongin mo. At the more na alam mo na yung mga ganyan klase ng church, huwag ka rin mag-assume, ha, masyado. Kasi, again, yung iba, baptist ka, ay, baptist, ligtas na to, hindi mo na sisyaran. Ganon. Doon papasok yung next na tanong, ha? Ay, baptist daw. Sige, ligtas ka ba, sigurado? Hindi po. Sa dami kong nasyaran baptist, marami rin. Hindi sigurado. Wala, sa pangalan lang sila baptist. Kaya ito, pangalawang bagay na kailangan mo itanong, sigurado ka ba 100%? Kasi magsigurado ka ba? Sigurado, kasi feeling ko mabait ako eh. Sigurado, 100%. Kasi walang duda. Namatay ka ngayon! Huwag patayin ngayon eh, kung sakali lang. Namatay ka ngayon, sigurado ka sa langit? Yan. Kailangan yung tanong yan. Ay, baka nang masyado confrontation na. Kailangan mo tanong yan. Yun ang gusto mo sigurado yun. Amen. Hindi mo tatanong yan. Saan ka magagaling? Ano, parang ka lang may problema. Susundin mo na. Check. Hindi, kailangan malaman mo. Doon sa first. Again, lahat ng tao mga kasalamuha natin, unique yan. In a way. Kailangan malaman mo exactly yung kanyang status. Question? Tanong, sige. Okay, mamaya punta tayo doon. Pero mabilis sa sagot doon, hindi mo kaya sagot eh. Mag-i-alis ka lang. Hindi mo kaya, alam mo sino ka rin nga, di ba? So gawin mo. Ay! Tinatanong mo kung may nag-start yung Catholic, yung ano, yung Muslim. Layo ko doon eh. So kaya paano yung mga, ano, yung mga Assemblies of God Church, ano ba yun? Di ko alam yun eh. Sige, babayin na. Yung baptism, hindi ko alam yan. Pero, balik ka kita dyan kung sakaling malaman mo yan. Okay? Balik ka lang doon sa main na, ano natin? Topic. Okay? Kasi ito doon. Ano yan? Tanong yan sa'yo? Pag tinanong ka na scripted, di ba? Oo. Itanong eh, paano mo na? Ano sabi scripted? Depende, ano mong yung sa'yo yung scripted? May script ako, pero eh lalo na pag nakita niya, wala ka na mong script. Oo. Ba't kaya mas nakatanong na gano'n? So in a way, oo, in a way, hindi. Ano yan? Bible eh. Minimalize ko talaga eh, gano'n talaga eh. Every time na tanong gano'n, walang tanong sa'yo gano'n. So, ano mag-scripted ba yan? Social experiment. Meron na daw. Gano'n, meron. Social experiment, mga tanga. Meron na sabi na, no? Para daw, karang daw hilang kayo. Parang sila. Sino po sila? Parang silang, parang... Enterprise. Oo, gano'n. Enterprise. Parang, sino yung sabi nun? Yung mga tao? Yung isang nakikinig sa akin. Parang pag hinarap mo ng gospel talaga yan, may laging tempero, talagang kakabahan yan. Lalo pag sa konsensya nila, alam nila na tama ka at mali sila. Diba? Kaya akin, kahit sa mga pastor na mga baptist na, ramdam mo eh, na alam nila na tama, mali sila eh. Kasi tinatanong nila, nire-respond nila yung mga maling response.
di ba? Or bigla ka na usga, sa halip na magtanong, na tumbukin pa, i-flesh out yung pwede sinasabi mo, magtanong sila, ano sinasabi mo, ganito ba? Iba humihinto na eh, alam ko na to. Hindi pinatawad, walang pakialam, alam ko na mali sila. So ganun din yan, kung ganun ang tanong sa'yo, nanggagayo ba ka, ha? Basta nyo ba? Scripted ba yan? Sa palagay mo, ganun mo. Eh sabihin mo hindi, nasa yung script ko. Eh di kinabisado mo yan, okay lang. Ano kayo kinabisado ko, sabi ko yung totoo eh. So, bilang wala sa akin nagsabi na ganyan, kung sa akin nagsabi yan, scripted ba yan? Sabihin mo na lang, hindi. Kasi ito, scripted ba ito? Script ba ito? Outline lang ito eh. Oh, wala problema. Kung nagbibenta ka rin, masama ba yun? Alam mo yung produkto mo? Masama ba yun? Hindi. Magandang tanong yan, no? Kasi yan, minsan yan nasa puso nyo kasi kaya minsan hindi kayo, ano? Eh, kung sabihin sa akin ito, scripted ba yan? Sabi, okay, meron may script. Mga ba ako maubot? Kasi sabi sa inyo ito, outline lang ito. Sinasabi sa inyo mga madalas natin ma-encounter. Ngayon yun, naalala ko ito yung Catholic at tono nila ganito. Sabi ba naman? Pag tinanong kayo ligtas kayo, sabi nyo, oo. Nakita sa website nila. Kasi nga alam na nila yung mga banat sa kanila. Sino ba aling ka? Diba? Oo. Tayo hindi. Wala akong sinabi sa inyo. Pag sinabi nga, tinanong aligtas ka, sabihin mo ulit. Yan ang mga kinanong sa inyo, sabihin mo lang, huwag ka na mag-isip. Hindi. Ako yung magtatanong din sa'yo. Kasi personal yan eh. Diba? So, scripted ba? Hindi. Hindi. Pinatanong mo yung konsensya mo. Kung hindi mo naintindihan yung bagay, hindi kita yung pinitin na intindihan. Naintindihan mo yun, ha? So, iglesia ka na, iglesia ka. Huwag ka makikinig, ha? Sa Gabriel. Ano? Sila may ayaw na kaluluwa mo? Yeah, ilo maganda yung point kanina, ganda yung point kanina eh. Alamin mo yung tamang tanong at yung sagot dun sa tanong na yun. Okay? Ito lang doon, eh paano katulit mo naman, katulit mo naman, mga ganda, pinapalag na. Okay, pero sigurado naman, ligtas mo kayo. Madi-disarm yung buong ano nila kasi lumalingan din eh. Eh ano ngayon yung katulit ko? Ano ngayon yung sagrado ganyan? Bakit niya? Toma, no? Dahil sinabi sa akin. Eh kung sinabi sa iyo na mali, pwede ba? Ah, so, hindi mali ito. Eh, hindi ka pwede magkamali. Mga ganun dapat alam mo yun. Dapat kaya nga sabi nyo sa salita rin, sabi sa Bible lang, yung anak daw ng Diyos, sabi nyo sa John 3, yung nakalimutan mo yung naiintindihan ko agad yun kasi nga same na ako panahon yun, sabi nyo. The wind list, the wind bloweth where it listeth. Sabi sa John 3. Ganyan natin. Kasi sabihin, hindi mo kinakabisado ito, may scripted ito. Okay? The wind blowing where it's listed, it's listed gusto, kung saan niya gusto. And thou hearest the sound thereof, naikinig mo, pero hindi mo malamang sa pumunta. Ganun din naman, so is everyone that is born of the Spirit. Yung mga ligtas daw, para sa mga ibang tao, hindi nila maintindihan. Kala nila scripted, pero actually hindi. Ginagayo ba kita? Nilalagay isang tamang? Oo, oh, pero katotohanan yun eh. Inga, dapat mabangga ka eh. Paano ko nalaman? Yun yung tanong. Dapat yun ang tanong na itanong mo sa sarili mo. So bakit itong kanina hindi ko kilala? Ba't parang alam niya iniisip ko? Eh well, kasi mga basic notes ka sa bakit na buhay. Yun, yun. Okay, sana nakuha niyo yun. So okay, may sagot na yun. Di ba lalim, ha? So, scripted ba yan? Ewan ko, depende. Hindi, huwag sa rin mo na lang, what? Hindi yung scripted. Alam mo yung scripted. Kasi para akong ano. Isubukan mo ako. Ligawin mo ako. Iligaw mo ako. Ngayon, kaya mo. So, again, dito sa inyo mahirap yan. Kaya kung alam mong pilosop mo yan, again, pwede mo na lang. Ako, isa challenge sa akin yun. Kahit yung challenge na yan. Mahalig mo ba kung ito, mga bago. Magtanong na ako. Tanong na outside na hindi ko alam. Eh kaso nga, inisa-isa ko na ito, di interest ko. Wala nagsabi sa akin, aralin mo yan at kailan. Iti-interest ko eh. So, malam ko sa hindi, nadaanan ko rin kahit matanda ka pang ewan. Ayun, so again, challenge yun. Yung mga exciting yan.
Okay, salamat sa tanong ngayon. Ano pa? So, ano tayo? Medyo adjust natin ha, kasi medyo tuloy tayo magbubos. Sakaling alas 5 tayo makatapos, okay lang ba? Kung mayroon ba kasi, Pastor, na kamag-anak na madali siyang isuluhin, meron ding hindi mo rin siya kaya isuluhin. Mahirap. Mahirap din. Ano bang maganda paraan doon? Para yung maligtas rin naman yung kaluluwa niya. Okay, so actually, pag sabihin nyo yung ano kasi, sabihin nyo kamag-anak mo. Sabi sa Bible, ang principle dyan, sabi sa Bible is, ano yun? No, a man that honor save his own house in his own country. Sabi ni Jesus Christ mo ito ha, sa Mark and then Matthew. Okay, Matthew na lang tayo. And they were offended because of him. Doon siya pumunta sa kanyang country, sa bandang Galilee. And sabi siya na, Nazareth, di ba? And they were offended in him. Sabihin, ayaw nila kay Jesus. Sabi ni Jesus, a prophet is not without honor, okay, double negative, not without, ibig sabihin, with. Okay, not without, hindi wala, siya meron. Kaya sabi niya, yung propeta daw, yung preacher, ay merong honor. Pag saved na naman, exempt. So yung mga preacher daw pala, madalas, ino-honor, pero exempt sa sarili niya pinanggalingan. Ibig sabihin, kasabi niya nung isang katagalin, sabi nila is, familiarity breeds contempt. Sa Tagalog, pag masyadong familiar sa'yo, ayaw mo sa'yo. Parang ganun. Kasi kahit tama yung sinasabi niya, tama na pagdating sa ibang tao, inapakinggan siya. Pero maging kasi kapatid ko yan. Alam mo, dati ganyan yan. Eh, kalamo ko dati yan, mas gusto siya dati. Dati pala yun. Pero hinusgahan mo na kasi nga kilala mo siya dati. Okay? Kaya, yun yung sabihin, pero inulit pa yan sa Mark. Ibig sabihin talagang, ano yung prinsipyo yung buhay na dapat naiintindihan natin. Kaya, pagka mag-anak nyo, expect mo agad na, pag kilala ka niyan, expect mo na mahirap niya, i-win. Okay? Kaya, ang style dyan, kung talagang gusto mo siya lang, eh, ask somebody else na win sila. Ganun. Kung kaya mo, okay, kung hindi, at least, huwag ka mo sa loob mo, no? Na, ba't yan, ganun, eh, ganun talaga eh. Okay mo ba yan? Okay, yan. Ayan, so, punta lang ito ha. Balikin natin, okay, yung mga introductory question na kailangan itanong mo talaga, number one, saka pupunta ng church, saka naging church, saka member, o kung member. Kasi alam mo na, member ako, matagal lang ako naging church eh. Pero talaga saka ka member. Catholic, ang Pilipinas, lupon ko. So, alam mo agad kung saan siya nagagaling, kung magagaling. Yun. Sigurado ko ba pag namatay ka, sigurado ko sa langit. Kahit alam mo, as Catholic, alam mo hindi. Kaya tanongin mo pa rin para ma-engage siya doon sa bagay, pati ka lang topic na yun. Okay? Okay, ito naman, ganun din. Pag sinabi niyang oo, hindi, pero especially pag sinabi niyang oo, pero Catholic, okay, benta ka na, di ba? Tanongin mo siya, ano kailangan gawin ng tao para maligtas niya? Okay, ikaw, ano, paano mo sabi, anong ginawa mo? Di ba? Marami tayo sa experience na ganyan, sabihin nila, matatawa niya. Kasi nagsinawalan sila dito. Pero yung next na tanong mo, follow up pala yun. Nung nagsinawalan sila dito, mahihirapan sila sagutin yung pangalawa. So, alam na nila dapat, hindi sila magsinawalan sila, alam nila magsinawalan sila dito. So, matatawa yun, makikita may response sila eh. Either matawa, pinabahan, or something. Pero madalas matatawa yan. Pag nagsinawalan sila, ay hindi pala yan. So, alam mo na, na-inline mo sila, hindi sigurado po. So, may sasabihin ko sila kung paano. Kaya ba yun? Kaya iba aayaw kasi mag-pride. Hindi ka pwede mag-push doon. Hindi mo ngayon, hindi ka kailangan patuloy, hindi ka dahil mo patuloy. Pero, bago ka magpatuloy, siguraduhin mo na alis yung kinakausap mo. Kasi pag hindi, walang pakinabang. Okay? So, ano kailangan mong gawin? So, siya yung magsasabi, mag-identify ano kailangan mong gawin. Doon mo na malalaman. Kung sinabi niya kailangan magpakabuti, gano'ng kabuti. Kung sinabi niya kailangan magligo sa Diyos, ilang taon, ilang... So, alam mo lang mga mali sagot yun. Dapat ha, alam mo lang mali sagot yun. Therefore, tanda mo yun. Hindi para mag-asal, pero
Later kasi gagamitin. Inaalalayan mo kasi natin siya. Okay? So, ngayon din na, what can you do to lose everlasting life? Ito naman, yung mga Pentecostal times, yung mga Baptists. Pag faith na, may tama sila. Kaya naman ang palataya ko. Tama naman. E paano? Pag ikaw ay pumatay ng tao, may isang, kung ligtas na rin ba? Anong pwede mo gawin na mawala yan? Pag sagot niya, meron kang kayang gawin, mali na naman yun. May something na maling na puno sa kanya at karamihan mo ang pagay niya. Okay? Nakuha? Ayan, so yan, kaya alam mo dito na, no? So, ito mga tanong na to, ay, pag tinanong mo, ikakaroon ka ng tamang ay na pagkakilala sa kinakausap mo, and therefore, later in the presentation, mawala yung mga problema na madalas ma-encounter. Okay, kaya tanong mo na to. Okay, any question? Kaya yung introduction, mahalang yung introduction. Ha? Okay, very good. Huh? So, tama ba may kodigo? Yan, yeah, skated na talaga. Yeah, ganito yan. Obviously, okay lang yung huwag naman yung talaga kodigo. Ibig sabihin, hindi mo minaster yung ano. Okay, yan, di ba? Pero pwede rin yung kung talagang sakali lang. Ako, sige yan. Kung sakali yung nakalimutan. Ako, bisa nakaliligaw ako. Okay, pwede mong gamitin yung tax. Actually, yung tax na ginawa ko dun, exactly ko rin ginagamit ko. Kasi hindi ganun gano'n, pero yung pagkakasunod, ganun din. Talagang ginagawa natin ngayon, may tamang pagkakasunod-sunod yan. Pero hindi naman kailangan strict na still meron, may pattern yung format. Okay, so okay lang yan. Nung talaga nag-umpisa ka, sa bata, wala silang pakialam dun. Diba? Pero yung mga mahirap dyan, yun yan, magkakabi sila ng pag meron kang ganyan, una yung sarili mo, alam mo na hindi yung master pa. Kaso nga, kailan mo mga master of master. Kaya ako, nag-print din ako dati niyan. So, sabi, hindi siya mahirap. Hindi siya masama na masama. So, kaya lang sa umpisa. Kaya lang, may depende sa lang mata ko. May depende sa mata ko. Oh, tsaka... Parang yung ano? Hindi ko masanay eh. Ganito lang yun. Okay lang. Obviously, later, mawala yan. Kasi, umpisado mo din. Memorize na lang. Pati verse eh. Kaya sabi siya, well, mag-ayaw basahin. Sige, quote ko na lang, hindi na lang basahin. Kaya sabi, binabasa ko pa rin para alam niya na nanggagali sa Bible yung aking reflex. Ano pa? Okay. Pwede na tayo sa main talaga. Main course. Okay, ito nalagpasan lang mula yung pinakamahirap yung pag-introduce. No? So, yung siya, nakikinig na talaga siya. Handa na siyang saluhin, ano yung sasabihin mo. Dapat memorize mo rin ito. Yes. Iligtas ka, artist, alam mo itong prinsipyo. Pero kahit ligtas ka ba, yun sa pwede ka magpabalik-balik dyan. Sa dami mong naririnig na mali din sa internet, sa ibang tao. Kaya ngayon, no, binibigay natin itong outline na ito sa training. Okay? So, pwede paano ulit ba? Stop and start. Main question tayo.